Yo, for this video, magsaset up ulit tayo ng sasakyan gamit ang RideMax Explorer na coil spring tapos propeller na upper control arm. Let's go! Yeah! So, eto nga yung mga items natin, RideMax. Eto yung shackles niya na AC off-road. Tapos, yun, AC off-road yung shackle niyan, taas niyan. RideMax, tapos upper control arm na Profender, tapos yung coil spring na Explorer. So ang mga items na ito ay ilalagay natin dito sa Ford Ranger. Yon, tingnan nyo naman itong stock nya, ganyan lang. So makikita nyo mamaya kung gaano kaganda yung kalalabasan ng setup na to. So ito, tinatanggal na yung lumang shocks absorber. Syempre, wheel point lang malakas. Mang Marvin at Jomar. Yan. Yan, tinatanggal na. Binabaklas na. Tapos, ito. Ipipress na yung shocks absorber na RideMax doon sa coil spring. Ilalagay na. I-assemble na. Kasi hindi siya na-assemble. Ipipress pa yan para pumasok sa looban. Yan yun. Yan. Ipipress lang. Madali lang dito kasi meron kaming pressing machine. Ito naman yung kanyang mags. Fuel na mags. Tapos Cooper na tire. Ganda ng fuel, oh. Ganda ng tire na Cooper. Yon. Laki. Naka all-terrain siya. Top fuel na mag 17 yan. Rim 17. Yan. So, eto. Kinakabit na. Nakabit na. Itong isang shocks absorber niya sa my left side. Yan. Ganda. Ang taas na. Itong RideMax. 4 channels yan. Ito naman yung ano, upper control arm. Yung RideMax 4 channel yan, may adjust sa katigas ng shocks mo. Ito yung upper control arm yan. Ito na, yan yung adjustan, yung may knob, yung may plus tsaka minus. Yun. Ang ganda, RideMax. So, kung gusto nyo magpaset, punta lang kayo dito sa Wheel Point Auto Care. So, sa likod naman, kakabit na yung RideMax na shocks absorber at saka yung shackles niya. Ito. Yan, yung shackles. So, ito na yung new look. Ito na, nalagay na yung fuel at saka Cooper na bulong. Tapos yung RideMax, yung Explorer na coil spring, tapos yung propeller na upper control arm. Yan. Tapos dito sa likod, naka RideMax din. Tapos naka, ano ba to? Yan, yung shackles niya. So, eto na yung kinalabasan. Ganito na yung pinagbago. Tumaas siya ng 3 inches. Tapos yung lambot, yung ganda ng suspension niya ngayon is mas maganda na kaysa sa stock kasi naka RideMax na nga siya. Tapos naka coil spring, naka Explorer at saka upper control arm na Profender. Yun. Bale, meron pang part 2 itong gagawin kong video kasi magpapalit pa to ng steel bumper sa harap tsaka likod. So yun. Please do like, share, and subscribe, guys. Peace out. Yeah.